Ngayong araw po, tatalakayin naman natin ang mahalagang usapin tungkol po sa pagpapalakas ng kababaihan sa pamamagitan po ng kalusugan at nutrisyon. Pero bago yan, let's all watch this. Ang kababaihan ay pangunahing bahagi ng lipunan na may mahalagang papel sa pag-unlad ng bansa. Kung kaya't napakahalaga ang pagbibigay ng kaukulang pansin at suporta sa kanilang kalusugan at nutrisyon. Dahil sa pamamagitan ng wastong pangnalaga sa kanilang kalusugan, masisiguro ang pag-angat at pag-unlad nila, hindi lamang bilang individual, kundi bilang bahagi rin ng ating lipunan. At kaugnay niya na isang registered nutritionist dietitian ang committed na ma-promote ang preventive benefits ng wastong nutrisyon at pagpapataas ng kamalayan tungkol sa tamang impormasyon sa kalusugan. Dahil dito ay na-empower niya mga kababaihan na magkaroon ng sapat na kaalaman at informed choices. Kung kaya't alamin na natin kung paano nga ba ito nagagawa ng isang kahanga-hangang registered nutritionist dietitian, dito lang sa She Shines. At para ibahagi po sa atin ang kanyang journey sa pag-empower sa mga kababaihan pagdating sa usaping pangkalusugan, makakasama po natin ang registered nutritionist dietitian na si Yam Lagan. Yam, good morning. Welcome to Rise and Shine Pilipinas. Good morning, ma'am. Good morning. Saktong-sakto kasi July is Nutrition Month. Yes, ano? Binabati ko ang lahat na Happy Nutrition Month sa lahat. Ayan. At ang ating pong tatalakayin ay syempre yung iyong journey, kung paano mo ina-advocate itong proper nutrition, particular sa mga kababaihan. So far, ano ba yung mga natutunan mo sa pag-deal mo sa mga, especially women clients mo, about nutrition? Yes, that's a good point to discuss, ma'am. Of course, we know that ang women, they have a different need with their bodies. Mm-hmm. Women have these beautiful bodies, which is very complex, and that's what makes it beautiful. Mm-hmm. So yeah, what I've learned about handling nutrition with women is that though it is complex, mahalaga na we keep everybody informed about healthy choices and yeah, healthy food options. Okay. That meron. Healthy food and healthy food choices. Alam naman natin na ngayon kasi kapag busy rin yung mga kababaihan, kung ano na lang yung available na mga pagkain, yun na lang usually ang nakakain natin. So paano ba tayo, kumbaga makakapag-decide araw-araw na itong mga pagkain aking i-intake ay parang kumbaga maganda sa aking kalusugan? Yan, that's a good point, ma'am. Of course, right now, busy na tayo and we still want to make sure that the foods that we are eating is healthy. Mm-hmm. Because of course, we need to fuel our body because we need to function sa work, sa family, and everything that we do. And it is very important. One thing that we need to always make sure is that we need to have an idea of what a healthy food is. Mm-hmm. And it is also very important to start in, like, yeah, just knowing what a healthy food is. And also, it is very important to really make, informed choices about food and to consult those professionals that can give you options. Meron kasi iba't ibang mga klase ng diet, ano yan? Nandiyan ang intermittent fasting. Minsan nga yung iba nagka-calorie count pa, di ba? Yes. Yung iba nagki-keto diet. Ano ba yung tamang diet talaga na maganda, na maisasuggest mo sa mga kababaihan? Yes, especially with those diets na current na trendy ngayon, ang dami, intermittent fasting, as you have mentioned, yung ketogenic diet and a lot of types of diet, low carb, high protein, yes, ma'am. I think as a nutritionist, as a dietitian, what I can say is the best diet is still balanced diet. Okay. Ano ba yung balanced diet yan? Paano ba namin yun, kumbaga, mamamaterialize na sa breakfast, sa lunch, at sa dinner? Yes, ma'am. When we say balanced diet, it means that ang main nutrients that your body needs ay present sa food that you eat. Your macros, for example, or your carbohydrates, your protein, and your fat, as well as yung micronutrients mo, which is your vitamins and minerals, should always be present in your meal. Mm-hmm. So yun, yun. As long as those nutrients are present in your meal, you're good. Mm-hmm. Ano ba yung tamang relationship natin dapat sa pagkain? Kasi minsan, nasisisi talaga natin yung mga pagkain kung bakit tayo tumataba. Sabi ko na kung naparami ata yung kanin ko, yes, kaya medyo lumalaki na yung dyan ko, yung braso ko. Paano ba ang tamang treatment dapat sa pagkain? Ano ba yung maganda ring mindset? That's a good point, ma'am. Of course, most of the time, we always hear na, ay,
ayoko na mag-rice, tumataba ako sa rice. Oo, laging nasisisi ang kanin. Yes, laging nabibilinize ang rice. Which is, I think I could disagree with that one because we should not just blame the rice eh. Kasi at the end of the day, for the day you eat, for example, marami ka nang kinain, pero yung rice lang yung na-blame mo. So I think the good approach in seeing food is that food is essential to our body. Each food ay nagbe-benefit tayo. It gives us nutrients and yeah, it fuels our body so that hindi dapat natin sila vinivillainize. So it's still balance and moderation. Before we go on air, you were telling me about intuitive eating. Tama ba? Ano ba itong konsepto na ito? Yes, intuitive eating, ma'am, is basically being aware with the food na kakainin mo in a meal. And just meron ka lang awareness on how much food you should be eating. For example, for your meal, dapat ang kakainin mo lang is 1 cup of rice and then 1/2 cup of protein or 1 cup of vegetables. And then that's just serves as a template. So meron ka ng aware ka na dapat ito lang kakainin mo so that if darating yung point na kakain ka, at least you know na this is just the amount that I should be eating. So, kailangan mo rin talagang magplano, ano? Yes, oo, planning is very important. Saka, kumbaga, before pa mag-umaga, naka-pack na, ganun yes, ba yun? Hindi mo kami yes. nagaganyan eh, para think, raw hindi ka matetempt. Yes, planning is really a key. If you can see in the internet, uso na ngayon yung meal planning and meal preparation. I think that is a very good strategy to make sure na you won't go overboard in your food. Okay, bilang panghuli na lamang syempre, yung mga kababaihan, minsan laging ang goal natin is that to look good, ano? Maging sexy. Ganun ba dapat talaga yung goal natin na kung bakit kailangan nating magkaroon ng balanced diet? That is a good point, ma'am. Of course, as women, we care for our, you know, our image, our bodies, and it is good. It is good to take care of ourselves. But as a nutritionist, the main goal should be always to be healthy. That should always be the main goal. It's good to have those goals, but the main goal should always be I need to be healthy so that I could, you know, I could function and I could give back and give value to the people around me. All right, please do invite our viewers sa yung mga social media accounts. Oh, thank you, ma'am. So yes, as you can see, meron po akong a TikTok account. Usually, that's where I post my content. So that's Yam RND, and I also have my Facebook account. It's Iliomor Lagan. So yeah. Well, Yam Lagan, thank you very much for joining us dito sa Rise and Shine Pilipinas. At mabuhay ka dahil sa iyong advocacy at sana'y marami ka pang matulungan ng mga kababaihan pagdating sa proper nutrition. Thank you so much, ma'am. Thanks, Yam.